Hello guys, welcome sa kusina ni Kuya. Ngayon po, magluluto tayo ng leftover samgupsal. Ang ginawa ko po, pinakuluan ko. Ngayon, nag-ano lang po ako ng cornstarch at saka arena at saka itlog. Linagyan ko lang po ng salt and pepper. Ayan. Yun po, dinidip ko ngayon. Tapos, idip natin uli sa itlog. Napakasimple po. Kasi minsan may natitira tayong mga pangsamgupsal. So, para gawin naman ng kakaiba, breaded samgupsal naman po. Ayan, yan ang ginamit namin sa pangsamgupsal. Hanggang matapos po yan, ganun lang po process. Didip lang sa flour and cornstarch. Ayan po, na-breaded natin lahat, ipiprito na natin. Ayan po, pagka-prito po natin, napaka-crunchy po niyan. Siguradong hindi kayo mauumay. Kasi pagkatapos mo sa samgupsal, masarap naman na ganitong process. Ulitin lang po yung process na pag-breading yung cornstarch at saka flour, salt and pepper. Yun lang po, tapos ididip mo lang sa itlog. Yan. Usually po, ginagawa dyan yung left and right sa pag-breading. Yung left sa dry at saka yung right sa wet. Wet and dry po para hindi masyadong messy. Kaso yun sa akin, konti lang naman ang pipritoin ko. Isa sample ko lang sa inyo, kaya gumamit na lang ako ng chopstick para mas mabilis. Pero pag maramihan po gagawin ninyo, kailangan sa kamay at kailangan naghugas po kayo bago po kayo mag-breading. Kailangan left and right para mas malinis. Yan, pag nakita na natin na ganyan ang kulay, golden brown na po, okay na po yan. Napaka crispy po niyan. Try nyo po. Napaka easy. Sobrang easy lang po. Una, salt and pepper, flour and cornstarch. Ipagsama-sama lang po yun. Magbati ng itlog. Ididip lang po niya natin. Tapos ipiprito. Tapos na po. Yan. Pag ganyan na po yung kulay nila, golden brown, napaka-crispy po niyan. Hindi po kayo magsisisi. Kasi minsan, yung mga leftover natin na samgupsal, ilalagay pa natin sa rep uli. Pangit po yun. Kasi yung bakterya po, madodoble. So, kung may leftover po kayo, pag nag-samgupsal kayo, ipakuloy nyo na po kagad. Para the next day, pwede nyong gawing breaded samgupsal or breaded pork chop. Tawag dito. Breaded pork belly. Kasi ang ginagamit natin pang samgupsal ay pork belly. Instead of pork chop, ang gagawin nating breaded pork chop. Ayan po. Ngayon, luto na. Ihiwahin lang po natin ng bite size. Ayan, tignan nyo po, napaka-crispy po niyan. Ayan, sarap. Hindi po kayo magsisisi. Ang partner po niyan, yung pinakurat na vinegar. Mas masarap isaw-saw. Kaya, depende po sa inyo kung gusto nyo yung ketchup lang. Nasa sa inyo po kung ano pong gusto nyong sausawan. Yan, pinakita ko lang po sa inyo kung gaano kadali. Wala pa pong 5 minutes, tapos na po yan. Meron na po kayong instant ulam. Yan po, hanggang sa muli, kusina ni Kuya. Sa lahat po ng nakapanood na nito, maraming salamat po. At kung nagustuhan nyo na po yung mga videos ko, like and share po. Hanggang sa muli, kusina ni Kuya. Bye-bye!